Good day everyone. In this video, we will discuss sets. Unsa man ang set? A set is a well-defined collection of distinct objects. Again ha, matawag lang siya og set kung ma-define na to siya. Kung di na to siya ma-define, dili siya matawag na set. Example, a class of Jack 14 students is a set. Ano man? Kabalumang taon sa isulod ani nga set. Insama na, ikaw, mga classmate. Okay, next, the months in a year is a set. Ano man, ma-define man nato ang months katibuok tuig. Insama na siya, si January, February, up to December. So meaning, ma-define. Again na, balik ko na po. Hayaara siya matawag na set kung ma-define siya. Next, the beautiful students in the university is not a set. Anong dili man siya set? Kay, ang beautiful ay lahi itang definition. Na iuban sa tua, ang beautiful, taas og ilong, taas og suwang, taas og liog, anong perfect yun. Pero lahi lahi ita pagka-define. At ang ginikanan, kita tanan beautiful. So lang alang, kita tanan isulat ani. So in short, dili siya will define. Generally, sets are denoted by capital letters. Kabalo naman mo na, from A up to Z. So, kung ang object na bilungan ang set, example, kaning months in a year. So, ilet na to siya na set nga M. So, kung ang object na bilungan ang set, ang tawag ana element. Kuha? Okay. So, example, kaning months in a year. So, meaning, si January is an element of M. Ano man, nabilong man si January kang set M. Pero si 1 is not an element of M. Again, ang M lang katong mga months in a year. Kuha, kung nabilong, ang tawag niya element. Kung wala nabilong, ang tawag niya not an element. You got it right. Okay. Natay duha ka klase pag-describe sa set. Ang first niya is roster or tabular, and second is a rule method or the set builder form. Sa may kalainan aning duha. Ang roster method, ang mga elements niya is enumerated or listed. While the rule method, the general property or characteristic of the elements is given. Example. Okay. If V is the set of vowels in the English alphabet, then, sama na to na siya pagsulat sa number 1. In terms of roster method, sulat na to siya, o ilista na to, o enumerate na to, tanan element. So, meaning, ang V is the set containing E, E, I, O, U. Kung isulat na to siya into rule method or set builder form, sama na siya pagsulat. V is the set of all X such that X is a vowel in the English alphabet. Kuha. Example, katong gaganina, katong si M. So, kung isulat na to siya into number 1, so M is the set containing si January, February, up to December. Kung sulat na to siya into rule method or set builder form, so si M is a set containing X such that X is a month in a year. Kuha. So again ha, sa roster method, isulat lang ang tanan elements. Pero sa rule method, naniyaw na siya pagplastar. So ha? Okay, klaro man po na ninyo unsay pattern niya. So, diri siya nagsugod. Wala ni na outro, di ba? Kani nga part? Basa po na diri siya nga part. So ha? Sa rule lang method, dili lang ta magsulat sa sulod og set ha? Wala tayo mabasa diri nga set. Dili na to ni isulat. So ha? So,
Pabasa niya, set containing x such that x is a month in a year, or a set containing x such that x is a vowel in the English alphabet. Kuha. Okay, good. Okay, next. Now let's go to subset. Okay, if A and B are sets, then A is called a subset of B, written this notation if and only if every element of A is in B. Meaning, tanan element ni A, makita kang B. Okay, matawag siya nga proper subset, in the first place, subset siya. Pero kung natay makita ang at least one element ni B, nga wala kang A. Kuha? Okay, itong klaruhan na siya. Example, si A is a set containing 1, 2, 3. And si B is equal to the set containing 1, 2, 3, 4. Okay, question. 1. Ang A ba subset ni B? Tanan ba element ni A makita kang B? Okay, tanan. So, tama ni siya. Yes. Answer is yes. Question number 2. Ang A ba proper subset ni B? Sa ganito yung definition, dapat subset siya. Ang A ba subset ni B? In short, tanan ba element ni A makita kang B? So, nakita man na sa number 1, tanan daw. Question, na ba kay makita nga element kang B na wala kang A? Naa, si number 4. So, meaning, si B is also a proper subset of B. So, kanong tubagan ni is yes. What if na ko'y set D? Set containing 1, 2, 4. Question. Number 3. Ang A ba proper subset ni D? The answer is no. Ano man? In the first place, ang A dili siya subset ni D. Diba? Ang atuhang pagka-define dapat in the first place, subset siya. Pero ang A, dili subset ni D. Ano man? Si 3, dili na to makita kang D. So, in short, dili siya subset. So, in short, ang A is not also a proper subset of D. Kuha? Okay. Next, number 3, number 4. Ang A ba subset ni A? Tanan ba element ni A makita kang A? Siyempre, tanan. So, ang tubag ani, yes. Number 5. Ang A ba proper subset ni A? Naaba kay makita nga element ni A nga wala kang A? Siyempre, wala. So, in short, the answer of this one is no. So, nasabtan na nato tanan. So, ha? Okay. Any set A has a trivial subset. Namely, the set A itself and the empty set. So, ang meaning sa empty set, the set without any element. Iyang notation kani o kani. So, remark lang ko diha, mag-remark lang ko. An empty set is a subset of any set. So, meaning, ang empty set daw, subset siya, bisan unsa nga set nga given. So, in short, ang empty set, subset ni A. Ang empty set, subset ni B. Ang empty set, subset ni D. Nya, proper subset pagid siya. So, in short, ang empty, proper subset ni A. Ang empty, proper subset ni B. Ang empty, proper subset ni D. Kuha. Okay. So, notation lang po. Ang empty is not the same as zero. Basin na. Confuse mo. Ang empty, set na siya nga walay sulod. Ang zero, number na siya. Zero. Kuha. Okay. Sabta na ni. Subset. Proper subset. Ayun, empty set. Okay, good. Now, let's go to power set. Okay. Let A be a set. The power set of A denoted by P of A is the subset is the set of all subsets of A. Again ha, ang power set daw ni A is katong tanan niya nga subset. Sulod nimo siya set na nag-contain siya sa tanan subset ni A. So example,
si A containing 1 and 2. Okay, mangita tag mga subset ni A. So pangitao na to tanan subset ni A. Diba? The previous nga slide, si MT is a subset of A. Kuha. No question. Si set ba containing 1 subset ni A? Ang 1 ba makita diri? So meaning kani siya subset. Question, ang set containing 2 ba subset ni A? Si 2 ba makita diri? Good. Makita siya. So meaning si set containing 2 is a subset of A. Another, ang set ba containing 1 2 is a subset of A. Si 1 2 ba makita kang A? Okay, tama. So in short, apa ba tayo makita lain? Diba, wala na? So in short, ang power set ni A is a set containing the empty set, set containing 1, set containing 2, and the set containing 1, 2. Kuha, which is equal to A. So pwede na siya, 1, 2 ang ibutang ninyo, pwede rapod si A, set A. Kuha. Huwag na tayo formula pagpangita sa number of elements sa power set, which is equal to, ang notation na to is n. So, n is equal to 2 to the power of k. Kaning k, ipon lang na to element ni A. So, pila may element ni A dere? Duha. So, in short, which is equal to 2 to the power of 2, which is equal to 4. So, para sure-sure ta sa itong answer, dapat kabaluta daan pila kabuk element itong pangitaon, which is 4. So, ipon na to, this is 1, 2, 3, 4. So, meaning, maura ginitanan subset ni A. Kuha. Pero na yung mas dali-dali pagpangita sa power set ni A. Saan man siya? Example, ang A na ko is a set containing 1, 2, and 3. Kung sa may power set, listen ko na lang ni. Listen ko ni O, B. Kung man naman si A. So, unsa man ang power set ni B. Again, pangitaon sa nato pila kabuk elements. So ang formula nato n is equal to 2 to the power of k. Ang k nato is the number of elements of B. So pila man kabuk elements ni B? 1 2 3. So natay 3. Is equal to 2 times 2 times 2 which is equal to 8 elements. So, pangitaon nato tanan elements niya. So 8 elements ha dapat ang sulod sa itong power set, 8 elements. So, again, nasa yung pattern. Una sa MT. Ayun yung MT ninyo sa MT. Kasagara sa nag-take pag set ng exam, malimtan yun ni si MT pagpangita sa power set. So, para dili na to siya malimtan, isulat na to siya sa first. Okay, next. Ang mga set containing 1 element. So, meaning set containing 1, set containing 2, set containing 3. Kuha. Okay, napabala isa-isa? Wala na, no? Okay, so by pair, nasad ta, partner. So, set containing 1, 2. Sa paman, set containing 1, 3. 1, 3. Set containing 2, 3. Kuha. Napaba? By pair? Wala na, no? Again ha, kung magsulat mo 2, 1, parehara na siya sa 1, 2. So, isa ray count anang 2. Ang 3, 1 po, parehara siya count ani. 2 ha. Okay, good. Next. Ilan na ta? Nanatay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, isa na ray kulang. So, may kulang ani. The set containing 1, 2, 3 which is equal to capital B. So, mora ni ang element sa tuang power set. Si MT, sa set containing 1, sa set containing 2, set containing 3, set containing 1, 2, set containing 1, 3, set containing 2, 3, and set containing 1, 2, 3, which is equal to B. Kuha. So again ha, balik ko na ko. Iuna si MT, ayun tag isa-isa, ayun by pair, ayun katong last. Kung una pa yung upat, nagtulo-tulo, ayun katong 4. Kuha. Tapta na ha? Okay. Sa set, again ha, balik ko na to. Ang set ay dapat ang sulod niya distinct. Bawal magbalik-balik. So,
So in short, set containing 2, 2, parihara na siya ni set containing 2. Kuha. Again ha, ang sulod sa element is distinct. So ang kanang set containing 2, 2, equivalent ra na sa set containing 2. Kuha? Okay, good. Okay, now let's go to the set operation. Okay, first, union. The union of two sets A and B denoted by A union B, muna siya ang notation niya, read as A union B, is the set of all elements that belongs to A or to B or to both A and B. In short, isulat lang ninyo tanan element ni A o tanan element ni B. Kung magbalik-balik, kasara lagi isulat, kaya dapat ang sulod sa tuang set distinct. Kuha, example, si A na ko set containing 1, 2, 3. And si B na ko set containing 1, 2, 4. Question, unsa man ang A union with B? Again ha, balik ko na ko, isulat na ng element ni A. So 1, 2, 3. Then isulat na ng element ni B. Since nibalik na si 2, di na natin siya isulat. Si 3 po, si 2 lang, di ba? Nibalik. Si 1 po, nibalik. Yeah, si 3, sulat. So, si 4 ni siya. Again, balik ko na ko ha. Sulat tanan element ni A. Dayon, isulat po tanan element ni B. Kung magbalik-balik, asara isulat. So, meaning, na naman tayo 1, 2, 3. Si 1, nibalik na. Si 2, nibalik na. So, si 4 na lang ito idunggang. Kuha. Okay. Unsa man po ning intersection? Ang intersection unsay common sa ilahang element. Unsay common sa duha? Example, unsa man ang A intersection with B? Unsay common aning duha? Tama. Common nila 1 and 2. Sabta na siya? Again ha, ang union isulat na ng elements, balik-balik kasara isulat. Again kay dapat distinct siya. Second, ang intersection unsay common sa duha? Sabdan. Okay. Kung walay common ang duha, example na ko dari letter D. Set containing 5, 6, 7. So meaning, kung sa man ang A intersect with D, wala man sila common, so empty set or equal to set containing no elements. Kuha. Kung empty set ang ilahang intersection, ang tawag nila kay disjoint set. Meaning, ang E of D, ang tawag nila, disjoint set. While kanina man, kaning duha, ang intersection nila, naman sila common, ang tawag nila kay joint set. Again, kung na common sa duha, ang tawag joint. Kung walay common, ang tawag kay disjoint. Sabtan. Good. Now, let's go to complement. Ang complement, before ta mag-discuss o complement, mag-discuss sa tag universal set. Universal set is a set containing all the elements of the problem under consideration. Dapat na ay universal set para makakuha ta og iyahang complement. Niya iyahang notation ana is kaning U. Kuha. So inanin na ako pagsulat para maklaro ninyo. So example, akong universal set, set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niya kung set A is equal to the set containing 2, 4, 6, 7. Question, unsa man ang A complement? Ang A complement daw, okay, ang A complement is the set of elements in the universal set that are not in A. So meaning, tanan element nga nasa universal set nga wala kang A. Kuha, si 2 naman as si 1, naba kang A? Wala. So, meaning, appeal si 1 diri. Si 2, naa. So, dili siya appeal. Si 3, so wala. So, appeal siya. Si 4, naa. Si 5, wala. So, appeal siya. Si 6, naa. Si 7, naa. So, meaning, ang sulod sa tuang A complement is the set containing 1, 3, and 5. Kuha. Katong naa sa universal set nga wala kang A. Samtan? Okay, example. Ni si B. Set containing 1, 2, 3, 4. Okay, unsa man ang B complement. So again ha, katong na sa universal set na wala kang B.
So, si 1, 2, 3, 4, apil naman, ang wala na lang is si 5, 6, 7. So, set containing 5, 6, 7. Kuha. Sabta na? Okay, good. Kunsa man ang set difference? The difference between A and B is the set of elements in A which are not in B. Agana, katong naa sa element ni A nga wala kang B. Agana, mag-base na sa first. Example, unsa man ang A minus B. So, darita mag-base ha? Unsa may naa nga element ni A nga wala kang B. Si 2, naaman kang B. So, tangtango na to ni. Kuha? Si 4, naapod kang B. So, tangtango na to ni. Wala na no? So, meaning, ang A minus B is equal to the set containing 6 and 7. Sabtan. Again ha, mag-base lang takang A kung inani ang given. Example, what is B minus A? B minus A. So, again, unsa tong mga element ni B nga wala kang A? Si 1, wala. Si 2, naa. Si 3, wala. So, si 3. Si 4, naa. So, meaning, ang B minus A is the set containing 1 and 3. Sabta na? Okay, good. Okay. Combine na ito ng path operation. Okay. Hata ko example lang. So, ang U set containing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. So, mini, ang A po na ko, set containing 1, 2, 5, 6. Ang B na ko, set containing 2, 4, 6. Ayun. Set din ako, set containing 3, 4, 5, 8. Okay. Question. What if kani ang ipapangita sa inyo? Unsa man ang A union with B minus B intersect with C. So, ito na yung pangitaon. So, first, pangitaon na ito si A union B. Unsa man ang A union B? Again, balik ta sa definition, isulat na ng element ni A kung ni B. Kung magbalik-balik, kasara na ito siya pag sulat. So, unsa man ni? So, tanan element ni A. So, 1, 2, 5, and 6. Kuha. Si 2, nana. Si 4, wala pa. So, idungan na ko si 4. Sa pamani. Si 6, nana. So, meaning, kanilang yung element. Pwede rin na siya mag-rumble-rumble, ha? Pwede rin po, i-arrange ninyo. Gusto niyo i-arrange, 1, 2, 4, 5, 6. Kuha. So, okay na ni siya. So, ang element na, 1, 2, 4, 5, and 6. Okay. Another. Unsa man ang B intersect with C? Unsay common sa B and C? Mo man ni, di ba? Common sa B and C. B and D din eh. Sorry. This is D. This is D. Unsay intersect sa dua? Intersection sa dua. Say common. Say common na ni? Si 4 lang. Kuha. So, meaning set containing 4. Or may common sa dua, no? So, meaning minus a set containing 4. Unsa tong minus? Unsa tong element diri nga wala diri. So, tantangon to si 4 diri, which is equivalent to the set containing 1, 2, 5, and 6. Kuha. So, mura na ito ang ipangita nga answer. Tanta na? Okay, another example. Unsa man ang A intersect with D complement union with B minus D. If kani ang given. So, solve sa nato ni. Unsa man ang A intersect with D. A intersect with D. So, in common sa A o sa D. Common nilang duha. Naba sila common na si 5. Diba? Pareha sila na 5. So, meaning set containing 5. Pero, ang ipangita dari ang complement. So, unsa man ang A intersect with D complement. So, meaning, balik ta sa universal set. So, dapat matangtang diri si 5. Si complement man niya. So, tantangan na ito ni, ang nabilin na is set containing 1, 2,
3, 4, 6, 7, and 8. Sabtan. So, muna siya na diri. Kani siya na diri. So, 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 8. Okay, iyon yun na to na siya sa B minus D. Unsa man ang B minus D? Samantong tanan element ni B nga wala kang D. Kani si 2, wala. So, meaning si 2, si 4 na A. So, with A. Si 6, wala. So, meaning appeal si 6. So, union with 2 and 6. Kuha. So, unsa may union gani? Meaning sa union, isulat tanan element ani, idungag din ni. Kung magbalik-balik, kasara isulat. So, in short, sa may equal niya ni, set containing 1, 2, 3, si 2, kinibalik naman o, 4, 5, ay, wala di 5, si 6 din ni, si 6, 7, and 8. Ito ha, wala na no? Kasi si 2, nibalik naman. Si 6, nibalik na po. So, in short, money, ito ang final na answer. O, question na na. Ay, di mali mo pwede ka question, no? Sa palayo na lang ta. Okay. Now, let's go to Venn diagram. Okay, a Venn diagram is the representation of sets using diagram. Kuha. Example. Draw ko dali. Example. So, sulod na lang ito siya sa rectangle. So, mag-draw ko dali. Very perspicuous. What if kani ang given? What if ang gipangita ang A union with B? So, kani akong A, mani akong B. Unsa man ang A union with B? So, ang A union with B, i-shade lang ni mo tanan element ni A, nagtanan element ni B. Taro nga lang ninyo shade ha. Isod kayo shade dari sa ito ang screen. Kuha, tanan element ni A o tanan element ni B. Sabtan. What if ang gipangita is B A intersect with B? So, same niya po, A, B na ko ni sa may ilang intersection, ilang common. Di ba, mo ilang common? Kani sa tunga kani. Common nila. Oha. So, muna ilahang intersection. Okay, another. Unsa man ang A minus B. Sa gitong A minus B, tanan element ni A nga dili makita kang B. So, asa man na siya? Sa drawing na to, kanira may dili makita ni B, no? Kani? Yan na akang A. Kuha? Good. Kani, shade lang na ninyo tarong. Have done. Okay. Next. What if kani ang given? A complement. So, mag-drawing ko universal set na diri. Kaya ang complement niya dapat mag-involve again og universal set. So, sa ganitong complement niya, katong nasa universal set nga walay labot si A. So, in short, asama na siya dapit. So, kanina, nasa gawas na nun. Kani. Basta, wala lang appeal si A. Basta, si A lang gina ang wala labot. Kanatanan, appeal na siya. Kani sa gawas. Nidari. Basta, si A lang wala labot. Nidari, appeal nidari. Sa again na, si A lang ang wala labot. Kuha. Okay, good. Okay, what if kani ang given? So, what if tulo ka, circle na ta. So, again, draw ko rin ha. If kani ang given, if kani ang given,
niya kung the universal set A, B, and C. What if kani ang ipapangita sa inyo? A union with B, intersect with C. So magamit ko dari lahi nga color ha para maklaro ninyo. Okay, ang A union B, again, e shade na to, ang union meaning sa union ha. Tanan A o tanan B. So tanan A, tanan A. O tanan B. So kani. Okay, i-intersect na to kang C. So, alisan ako ni. Di ba ang C na to kay kaniman? B. Okay, asa man sila nag-intersect? Again ha, gikuha na to ang intersection. Di ba, dari sila nag-intersect? Kani dari o? Sa drawing na to, dari. Then kani, kaniron dari. So, dapat, sa itong final answer, kana nalay mabilin kani ilahang intersection. So, again ha, kung ano siyang i-undo, masulit na sa final answer. Asan yung final answer? Dapat kanila ilahang mabilin. Kaya mo na ilahang inter. Good. Intersection. Nakuha. Sige, maghatap ako another example. So what if kani ang given? A minus C intersect with B union with C. What if kani ang given? Okay, so mag-draw ta. Kasi may tabuan eh. First, pangitaon sa nato si A minus C. So, tanan element ni A nga di makita kasi. Di ba mo muna itong A? Ang kanira'y makita kang C, di ba? So, tantangon lang nato na. So, ang mabili niya, kani. Hindi kanina niya sa guwas. Kaniya. Sorry. Isa ka na. Kanina na-appel na sa... Wala'y appel si C. Okay, next. B union with C. Tanan B o tanan C. So, kani, di ba? Tanan B. Kani. Tanan B o tanan C. Okay, kung sa ipangita na to, ang intersection. Asa man sila nag-intersect? Di ba, kani raman? Kani? Kani dari? So, dapat, sa itong final answer, kanira yung mabilin dari, kani-kani. So, ato na siyang i-undo. Ito nga. Ay, sobraan. Dito sa ta. So, ang nabilin niya is kanina lang. Okay, sabta na siya. Good. Okay, mag-proceed na ito sa Venn diagram. Problem solving using Venn diagram. Okay. Again ha, not all verbal problems can be solved by algebraic formulation. However, they can be solved using Venn diagram. So, ito na yung gamitin ng Venn diagram. What if kani ang question? Okay. Miss Julita Cross took a survey of 3 TV programs watched by the students in her class. So, the figures she gathered were as follows. So, news, 17 students, concerts, 23 students, sports, 6 students, news and concerts, 6 students, news and sports, 4 students, concert and sports, 9 students, news and concert, news, concert and sports are 3 students. Okay, question. How many students were there in the class? Another question, how many students viewed only one program?
Okay, dili ni siya basta-basta masolve kung dili mo mag gamit og Venn diagram. Okay. Daghan man siya pamaagi na mapun siya principle of inclusion exclusion. Pero pinakadali gamitan na to og Venn diagram. So ato sa nang isulat tanan. So sinus kay sa to 17 si concert kay 23 si sports kay 19 si news og concert news and concert kay 6 news og sport kay 4 concert and sport kay 9 news concert and sport kay 3 okay so unsa man siya pag solve again ha amina mo mayo ani focus sa mo focus kung ka text mo ron undangi sana ninyo so ato na sini siya ang isolve so akong universal set si N si C o si S okay pwede rin yung mag-rumble ang say gusto ninyo ha so ato na yung show okay pag solve ani digikan ta diri sa magsugod ta diri sa ubos again ha diri sa ubos magsugod padulong sa taas input lang nato diri ang mga value niya okay si news concert ug sports asa man nato makita di ba kani sa tunga di ba sa circle makita ni sa news sa concert ug sa sport so pila nakabok good 3 sabdan okay next sa kata human nato diri so darita sa concert and sports. Ang concert daw ug sports, di ba, mamani siya, concert din sport lang common mamani. Pila daw? 9. Pero na naman tayo 3. Pila na nabilin? Pila? Good. 6. Di ba? Kay 9 minus 3, 6 ang nabilin. Kung itotal na ito na, 9 ang total nila. Okay. Manata na rin. Saka ta. So, news and sport. Si news ug si sport. Pila yung total niya? 4. Diba? Mamana siya diri? O ha? Okay. Si news of sports kay 4. Yan na naman tayo tulo. Pila yung nabilin? Okay. Good. 1. So, saka ta. Si news and concert. Si news and concert. Pila? 6. So, na naman tayo tulo. Pila yung nabilin? Siyempre, tulo na lang. O ha? Okay. Good. So, now let's go to sports. Sports is 19. So, di ba, mamani sports tanan? Kani sa lingin? 19 daw. Yan na naman tayo, 6 plus 3 plus 1, 10. So, pila na nabilin? 19 man tanan. Pila? Yay, mag-una-una. Diba, yaba kayo. Pila? Okay, good. 9. Nabtan. Okay, manataan eh. So, dali na sa concert. Ang sa concert kay... Total niya is 23. Niya na naman tayo, 12. Kailan na bilin? Paspasa, ay. 11. Kuha. Okay. Lastly, sa news, natay, 17. Niya na naman tayo, 700. Kailan na bilin? Right. So, 10 na lang na bilin. So, sa question niya, how many students were there in class? I-add lang na ito ni tanan. I-add na ito si 10 plus 3 plus 11 plus 1 plus 3 plus 6 plus 9. This is equivalent to? Pila? Okay, correct. 43 students. Ito ha. Good. So, how many students viewed only one program? So, sa one program lang, dili, pwede na yung sasunod. Kay 2 man eh. Kani siya, about 3. So, in short, kaning nasa gawas niya, nag-inusara lang. Oha, pilam na total tanan? 10 plus 9 plus 11. So, it's equivalent to? Right. 30 students. Oha, ang question. Wala na? Sure. Okay, good. What if kani ang given? What if naingon siya, how many students viewed
news and concert, but not sports. Okay, what if kani? Pila daw kabuok na view o news o concert? Again ha, nagtanaw view, news o concert. Nagtanaw news o concert, pero wala nagtanaw o sport. So, asa man nato makita? Nagtanaw o news o concert. News and concert. So, meaning kani. Pero wala nagtanaw o sport. So, pila na bili na lang, which is kani. So, meaning na ay 3 students. Tabdan. Ha? Pero kung himuon ko ni or news or concert, pila may total nila? Which is kanina tanan. Tabdan? Kung or ang magamiton, ang anmanggod, nagtanaw, og, ay, nagtanaw, og news, og concert. Kung or, nagtanaw, pindi lang sa ila, kung nagtanaw ba sila news or concert. So, meaning, pila man ay total niya, kung or itong gamiton, which is equivalent to 10 plus 3, 13 plus 11, which is equivalent to, tama, 24 students. Okay. So, diha nahumantanan. So, pwede na ito ninyo ansiran itong iyohang problem set 1A. Kung namoy pangutana, mag-chat lang mo sa ito ang messenger, sa group chat na ito. Okay, wala na? Okay, thank you for listening. Goodbye!